Damit ng prophet parang engine jeep. Hindi mabasa. With all the things that engine shoes said. He had a breastplate, bangles on the arms, and all that around like that. Said, you had your hands up like that, and said, that horse standing there like a military horse. With a prance like this, walking, standing still, and said, you pull on the reins, went riding up toward the west. Said, I looked down there, and there was a whole lot of scientists. Ah, nakita niya may mga scientists, ano? Tama ba ako po, sir? Ah, dito sa message, marami mga scientists dito, eh. Nag-explore. Ito na siguro yung nakita ni Brother Branham, yung mga scientists. And the next morning, that was Saturday, on the next morning, I preached on scientists. Being the devil. Ako, yung scientist ba na, mga demonyo? And said, scientists, they were pouring things in tubes and mixing them. Said, you stop the horse. Raise up your hands again and scream. I'll ride this trailer once more. Said, the whole earth shook, the people shook. Said, look up and look at one. Another, like that. And looked up to you. He shrugged their shoulder, went on their scientific research, and said, starting going on towards the west. Lahat ng maling doktrina, mga kapatid, maniniwala ba kayo dito sa message lalo ay nanggagaling doon sa west? Di ba? Yung Ohio, kung titingnan nyo, west yun. Di ba? Kaya, not to mention Brother Lonnie, pakita mo ito kay Brother Lonnie, but Ohio, Arizona yun. Para may tinutumbok nga. Taga-Ohio ah. West ba yun, Pastor? Ang Arizona, West. Okay? So, ito na siguro yung mga nakita ni Brother Branham na mga scientists. Ngayon, anong kaugnayan niyo yan dito, mga kapatid? Dito sa nangyayari sa message ko. Alam mo kung sinisiran ka pa lang ng message, dito't maririnig mo, yung pinsan ko po galing doon sa Bicol, may nagsishare siya ng message na ganito, may rapture na darating. Yung isa namang kabila, magkana ko din yun, sabi, tapos na. Wala na, tapos na ang rapture, millennium na tayo, kaya yung Nazarene na Pentecostal, nagugulat siya, kasama mo yun ah. Eh bakit sinasabi mo may rapture, kaya yung kasama mo? Wala. Tapos na. O yun yung mga spiritual scientists sa panahon natin, mga kapatid. Ano niniwala ko na tayo bilang mga ministro, dapat mag-ingat tayo, lalo na sa tinuturo natin. Dapat nakabase unang-una sa Word of God. That's right. At makita natin ito sa message. Diba? Hindi masama eh, na mag-explore, Brother Francis. Yung mga ganyan, in-explore natin. Diba? Ako rin, gusto ko rin yung mga ganyan eh. Diba? Pero dapat nakataling parati ito sa bukas na katotohanan ng mensahe minamahal natin, mga kapatid. Alam nyo, ang mensaheng ito, mahal ko ito eh. Diba? Dahil ang mensaheng mismo ay si Kristo. Ngayon, kung mahal nyo ang mensaheng ito, dapat mahal nyo rin ang nagdala ng mensaheng ito. Diba? Eh kung hindi nyo mahal si Brother Branham, kawawa kayo. Ibig mo sabihin, Brother Ad, mas mahal ko si Brother Branham kay Kristo, hindi. Diba? Kasi mahal natin ang Panginoon at ang mensahe niya. Siya mismo yan eh. Diba? Pero hindi ka makakarating doon sa sixth dimension kung hindi mo mahal si Brother Branham. Dahil sabi ng message, sabi ng tinig ng anghel, lahat ng nagmahal sa iyo at minahal mo ay mapupunta dito. O sabihin niyo, hindi niyo mahal si Brother Branham. Pati mga pag-ubo eh. Ini-criticize natin si Brad. Huwag naman po. Diba? Kasi mahal ko ang message na ito, mga kapatid. God bless you. Amen. Salamat po, Brad Line. Amen. Hindi po na talaga pinipipas si Brad. Sabi ano sa John chapter 13, verse 20.
Sabi niya, katotohanan ko ito, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa sinuro ko, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking Ama na nagsugo sa akin. Hallelujah. Mayroon pa ba? Medyo maaga pa. Nasa 3:30 pa lang. Naubos na yung ating agenda. Ubus agad. Siguro pwede tayong tumanggap ng isa kung mayroon man sa inyo na mayroong agenda na gusto ng pag-usapan. Mayroon pa po tayong oras. Hindi ako nagkakamal ito ko yung magatapos dapat ng alas 4 ng hapon. At pagdating ng alas 4, pag-uusapan naman yung mga agenda patungkol dito sa Asian Ministers. Kasi... Ano ko lang ang address para sa lahat, tatanong ko rin kasi kay Brother online. Since nasa Quiapo, nung umatid ako ng karawan na year 2001, naririnig ko na kasi ito yung regarding kay Johnny Jackson, si ano, Raymond Jackson. At narinig ko ito kahit doon kay Pastor Yang, nag-umpisa ka lang ako sa message since 2001, na ito ngayon ay distrail again, nakasakay daw sa kabayo si Brother Branham, tapos nakasakay sa isang maliit. May nabasa ako na ganyan, kaya hindi ko na maalala eh. Nakasakay sa maliit na kabayo si Brother Jackson. Panaginip ni Brother Jackson yan, ang alam ko, kinukwento niya kay Brother Branham. Ngayon, nagkaroon ng interpretation, at ito'y dagdag, hindi ko maintindihan. Gusto ko hihin sa mga ministro ng mas nakakasuyot sa message na ang kanilang tinatalim sa mga ibang tao na sumusubaybay ni Brother Jackson, nakikinig, nagbabasa ng mga message niya sa contender, na itong kabayo raw na ito ay binakimalit na kabayo, binapangga-pangga si Brother Branham. So ang nagiging dating dun sa mga nagbabasa, lumalaban si Brother Jackson sa prophet. So ito ay para ano lang, paglilinaw, gusto kong magpakita ng ko dun sa mga lumabas na salitang yan. Mga parabang, ang term ko rin isang parang kaningira kay Brother Jackson. So, sa, kung may makapagano ng quote niyan, or talagang tahasang sinabi ni Brother Branham ng interpretation niya, ay binabangga siya o lumalaban sa mensahe. Kasi yan ang kumakalat. Hanggang ngayon naririnig ko pa eh. So, hingi kong pabor sa inyo. Isang talong at tulong na gusto. Para at least malinaw, 10 years na kumahigit eh. Wala akong di pa nasasagot yan bagay na yan. Salamat. Maraming salamat. Meron bang ministro na si Brother Klein? Ano si Brother Klein? Ito, pasalit tayo tuloy-tuloy. Si Brother Branham, mga kapatid, napaka mag-inoon niya, di ba? Napaka-humble niya, humiling mo natin ang mga messages niya, pinapakita niya ang kanyang karakter. At may mga tao, nung panahon niya, na nagsisimba, nagsisimba doon sa church ni Brother Junior Jackson. Ang comment nila, naririnig ni Brother Branham na yung church ni Brother Jackson, ang mga nagsisimba doon ay mga sabi nung prophet mga ibon na itim. Hindi ako nagkakamali. Eh. Buzzard. Okay? Sinawa yun ni Brother Branham, huwag niyong gagawin yan kay Brother Jackson. Yes. Yung sabi niya, siya ay tao ng Diyos. He was baptized by the Holy Ghost. Statement pa si Brother Branham na ganyan. At kasama natin siya sa message. Kaya lang, mayroong quote si Brother Branham, Brother, na sabi ni Brother Branham, may mga bagay sa doktrina, sa Word of God, na hindi namin mapagkasunduan ni Brother Junior Jackson. Kung mapipiliin mo kung Brother ng contender na magbabasa at babasahin ko ang message, mas papipiliin ko ang message. Amen. Dahil siya ang messenger, hindi si Brother Junior Jackson. Okay? Right. Pero para i-criticize si Brother Junior Jackson, hindi ko kaya gawin niya. Dahil may statement si Brother Brandon. Okay? Yun lang, goodness. Kung may quote lang. Kung may quote. Isang quote. Wala tayong makikita ng ganyan, Brother. Interpretation lang nila yun. Hindi, yung quote na meron kami hindi pinagkasunduan. Sa COD yata, kung di ako nagkamali. Anyway, pakikita ko na lang siguro sa'yo, Brother Francis, marami akong utang sa'yo. Binabanggit ko lang dito at hindi mo ang kapakita. Pero siguro, one of these days, alam
nag-research ka ng blessings, mapabasa mo. Thank you. Praise God. Praise the Lord. Kaya sa kanya, brother, nabasa niya lang, hindi niya tumanda ako saan. Pero siguro, na-research ko na rin na. Meron po ko bang tanong? Sa mga ministro natin mga tagal na, pwede ba tayo tumanggap ng tanong na out of the topic? Sa akin? Hindi ba magtatag sa Bago ka magtanong ng ibang topic, gusto ko sagutin si Barjeri kasi na sino man ang gabo sa akin. Pero totoo naman ito eh. Kasi madalas katotoo ni Barjack na nababasa ko. Yung COD, meron itong tungkol sa nag-speak in tongues papapasokin sa bar doon. Kasi nakakagulo. Nakakagulo sa gawain. Ayaw ko, kasama na yung mga drug binabaho. Kasi sino ba yung taga-Germany na ayaw nung drum, sinira pa yun nasa south. Kasi Rudy Wall yata yun. Pero may pa siya isang kasama eh. Ngayon, hindi mo na yung musical instrument. Dito tayo sa, ano, sa... Yung speak in tongues, kailang pumasok sa kwarto kasi nakakagulo sa gawain. Nakwento ni Bar Jackson yan na nagkaroon siya ng agam-agam dahil sa conviction niya, hindi lahat ng churches, kinakailangan gumaya dyan kasi para lang daw sa local church ni Barbara yan. Maaari niya yung nabasa niyo na Barbara na. Tapos, tinanong niya si Barbara, okay lang ba yan Barbara na hindi ko gayahin yung ano, yung ganyan papasok sa kwarto, yung speaking tongues. Sabi ni Barbara, okay lang kasi kanya-kanyang, para lang sa church namin yan. Tapos, so dun sa church niya, lagi niya sasabi, hindi natin ginagaya yung part na yan, no? Na yung speaking tongues, kailangan yung babae pumasok kung nakakagulo lang ng church. Tapos, yun na, doon na siya tinawag na buzzer. Kasi marami na raw namimintas sa kanya, bakit di siya gumaya sa propeta dyan? Yan yung naalala ko. So, dagdag lang po sa sagot. Yung conflict noon, yung, hindi pa yan masyado sa mga 7 days kung ano-ano pa eh. Ayun sa Godhead eh, almost same pa eh. So, yun lang sa parting yan. At nakikukwento mo talaga si Bar Jackson. Hindi kay Barbara naman conflict niya. Conflict niya yung mga followers kay Barbara naman. Ang tingin sa kanya ganyan. Dahil siya ay umiiba na raw sa propeta. Tapos may pangalan. Yan lang po. Salamat, brother. Saan sa'yo, brother? Question. Sige. Harap mo doon. Ay, hindi lang pala ng Diyos. Harap mo. Malit lang po ng question to. Sa aking inakala, mas nakakaganda kung masasagot ng tuwiran ito para yung ilang mga komplikadong topic ko ay palagyan ng hindi magkaroon ng ano. So, gusto ko tanongin si Brother Francis. Brother Francis, sino po ba ang iyong tuwirang mensaheng sinusunod? Brother Jackson or Brother Jackson? Sabi ng propeta, syempre, basta ginamit ng Diyos, kinikilala natin yung message nila. Pero, sabi nga ni Barbara, sabi nila ng Barbara, sabi na rin ng ibang mga mensahero ng Diyos, yung nasa Bible. Ibig sabihin, alam ko yung simin. Sinusunod ko ba si Barbara o si Bar Jackson? Ang sinusunod ko po si Kristo sa Bible. Ngayon, sandali, pasagutin mo ko. Si Bar Jackson at Barbara Nam, sinusunod ko rin. Okay? Sabi nga nila ako, nung maliwanag sa Bible na makita mo, sundin mo. So sinusunod ko sila dahil yung maliwanag na nakikita ko sa kanila, biblical, yan ang sinusunod ko. Hindi dahil sa kanila, yan ang gusto ko iliwanag. Hindi dahil sinabi ni Barbara Nam, kaya sinusunod ko yan. Hindi dahil sinabi ni Bar Jackson, sinusunod ko yan. Dahil nakita ko sa Biblia. Yung tinuturo na nakita ko sa Biblia, yun ang sinusunod ko si Kristo. Absolute sa sila Bible. Sila kinikilala ko mga kapatid lang, tulad ng sabi ni Barbara Nam. Hindi ko sila tinataas na sila ang nagiging sinusunod ko. Kung hindi, sinusunod ko yung naituro nila sa Biblia na nakita ko. Absolute sa Bible. Yan po, ang ililiwanag ko lang po para hindi magkayamis ang resta. Tumpak yung mga sinasabi sa Biblia. Second question. Hindi po naman sinasabi na hindi natin sinusunod si Kristo. Lahat naman po tayo. Actually, denomination nga ang tanongin natin eh. Ha?
Kristo ang kanilang sinusunod. So ang tanong ko po, klaro po ito. Kasi naniniwala ko, ewan ko lang po sa inyo, kung ako, klaro sa akin na isa lang ang mensahero sa kapanahonan. Okay? So kung sasabihin mo sa akin, sinusunod ko si Brother Burnham, sinusunod ko si sinusunod ko ang message ni Brother Burnham, sinusunod ko rin ang message ni Jackson, gusto kong sabihin, komplikado eh. Di ba? Kasi kung the same spirit sila, dapat pareho sila. Tama ko ba yun? Ang dalihan, tapos diba tapos. Hindi, sa akin mga kapatid, kung pareho sila, dapat pareho yung tinuturo nila. E ang tanong, bakit nga magkaiba? Kung magkaiba sila, hindi mo sila pwedeng sundin pareho. Kasi pag sinunod mo pareho yun, mga kapatid, hybrid yun. Okay. Yung teachings ni Bar Jackson, meron din ba tayo ni Bar Burnham? Okay? Bigyan natin halimbawa, 70 weeks of Daniel. Nakuha ni Brother Jackson, yung paliwanag ni Bar Burnham, I think, yung 70 weeks na sermon. Daniel's Revelation. Ngayon, sinuri ko yan. Hindi ako, tandaan nyo ha, hindi absolute, totoo dahil sinabi ng propeta. Dahil sabi ng propeta, kung maliwanag sa Bible. Kaya siya naging totoo, okay? So, before 1963, si Bar Burnham, naku-quote niya, 3.5 years na lang natikira sa tribulation. Nung hiningi niya sa Holy Spirit na i-enlightened siya o bigyan siya ng anointing sa pag-preach ng 70 weeks, ang nai-preach niya, 7 years. Then after that sermon, bumalik ulit yung pananalita niya na 3.5. Di ba sinasabi niya siya'y tao? No? Siya'y prone to make mistakes. Ngayon, anong sabi ng propeta? Susundin mo kung ano'y maliwanag sa Bible. Ililinya mo yan sa Bible. Ngayon, amen. Kunwari, may sinabi siya sa COD, no, you misunderstood me. Will you use that one quote para mawala na lahat ng sermon niya doon sa 70 weeks? Gusto ko nga tanong, ako lumayo kayo ilang oras noon, siyempre nakalaki dito yan. Isa-isahin natin yung unawa niya. Ganyan, ibabaguhin mo ba yung unawa niya doon sa sermon niya? So ganito, kung si Bart Jackson, yan ang pininulaan. Yung pininulaan ng iba, 3.5 years. Ang tamang spirito, dapat walang condemnation. Ay, lihis ka na. So, si Bar Burnham, marami siya nakaka-fellowship, iba din yung unawa. Mga 3 talents, mga 1 days ka-fellowship niya. Mga hindi niya niniwala sa original sila at teaching niya. Pero mahal niya sila, mga kapatid niya ang turing niya sa kanila. Hindi niya sila ma-impero sila dahil hindi sila niniwala sa sinabi ko. Alam na niya na bawat ang Diyos may dilig sa bawat isa. Alam ng Diyos kung sino yung Nicolaita, sino yung Lucor, sino yung talagang ano, hindi talaga maabot din matanda na. Meron mga contemporary si Bar Burnham, matanda na. Yung tatay ni Pastor Miligonza, nakita ko yun, matanda na. Yung ano yung naabot niya sa content, parang revive siya. Pero gusto mo paliwala naman din tali, hindi na kaya eh. Si Brother Jackson, na-meet ko, gusto ko pakitaan nung talata na tao si Mel Vicente. Hindi na niya makuha, hindi na niya maintindihan. Oh, ginamit pa ng kapatiran para siraan ako. Pero, sa akin, nirespect ko siya kahit na hindi niya abot yun. Isipin kasi matanda na siya. So, kung ano man yung mga ibang differences, ang pinaka-master key, dito compromiser sa truth, ha? Sa abot ng makakaya mo, yung itinatawag mong bereng spirit, yung tunay na pagsisisi, yung pag-ibig mo rin sa iyong kapwa, hindi mo siya fino-force. Kung tingin mo, hindi niya abot, hindi niya kaya. Share mo lang na may pag-ibig, bahala na yung Diyos sa kanya. Walang pirasahan. So sila, si Bar Jackson, si Bar Burnham, hanggang mamatay, hindi sila ano. Nagpo-force. Hindi sila yung nagkaroon ng ano? Alitan. Nag-fellowship na hanggang kamatayan. Walang pirasahan. Oo. So madalas lang bisita, masana silang nagkikwento ng ring. Amen. So after that, doon na lumalabas yung iba-iba mga extreme na mabubuhay siya mula sa patay after 3 days, ganyan-ganyan. Magulo na lang mga followers. Hindi sumasabay si Bar Jackson sa kanila. Ngayon siya pa yung masama kasi parang lahat nagkaisa na siya ay laban sa propeta. Okay? So, marami pa mga siguro detalye, hindi natin mapag-usapan ngayon. Eh, maganda sa reading. Yung mga kabayan na bumabangga sa kanya, I think yung kwento na yan, hindi yan talaga ang actual na nangyari sa ano, panaginip. May kumagulang ganung kwento. Marami, ako dito sa Pensay, matagal na ako, no? Marami yung nakitang tao na hindi talaga kinukuha yung kabilang panig. Narinig lang sa isang panig, nag-judge na. Yun lang. Hindi yan tunay na pag-ibig. Hindi yan ang gusto ng propeta.
hindi ng tamang spirito. May coach siya ngayon. Kung mayroon tayong narinig, doon siya, hanong muna. Maring akala mo na mali ako sa kapatid, mahal mo pa rin siya, gusto mo magkipagliwanagan pa rin sa kanya. Hindi mo mayroon ng preconception, hindi mo pakilala yung tao, hinatulan mo na. Amen. Ako hindi mo magbabakit ng pangalan, pero marami na na-encounter na tao, nung umpisa, eh magalang, mabait sa akin. Pero nung hindi ko na namimit, iba ng taong namimit nila, bigla na lang nagalit sa akin. Nicolaita. So several yan ha. So tapos ayaw lang kausapin. Tama ba yan? Yan ba yun? No? Kunwari, ako mali. Bakit ayaw akong kausapin? Ako yung nagtatanong. Iniiwasan ako. Okay? So, ano ba yung tunay ng pag-ibig na tinuturang ko? Yan yung pinakamataas. Si Kristo. Susunod na yung mga doktrina na to kung magkaroon mga tagpaybahan. Okay? Tinitignan ng Diyos yung spirito na yun. So, yan lang po. Amen. Tatanong mo muna kita, Pete. I think yung mga hiwaga na naipahayag kay Bar Jackson, nagmula rin kay Bar Baramin. Kasi lahat naman natutunan mo na sa propeta. Yes. Eh, kung ano mong detalye, pero siya detalye na hindi ka na-detalye ng propeta, eh yun ay hindi ko masasabing original kay Bar Jackson. Kasi natututo rin siya sa propeta. Sa prophet. Lahat naman tayo kumukuha doon eh. Yes. So ano man yung magiging iba pang detalye, yun mga hindi, ano, hindi yung original. Salamat. Salamat. Nakaraming tanong na yun. Sino ba ang sa panahon ni Pablo sa Efeso siya at ang Christian nagdala sa pinili tungkol kay Cristo? Kung sa Roma naman si Richard nagdala kay Rebecca tungkol kay Christ. Ito ba ang si Jackson magapagdala ng pinili kay Kristo? Okay, salamat. I believe lahat na magdadala sa pinili kay Kristo, unang-una meron tayo yung seven stars in the right hand of Christ. In every age, lahat mga pinili ni Kristo ay makikilala sila. Not necessarily unawa nila yung church age, ha? Pero yung star messenger for their age, makikilala nila. Lahat yun mga Eliezer Spirit yun. Punta tayo ang Eliezer Spirit, hindi lang nakaka-limit doon sa major star. Nakita ng wise men, major star sa Jerusalem. Merong star na bababa pa doon sa taas. Yan yung fivefold. Meron mga tayo, kasama na sa Eliezer. Tataposin ko yung sagot ko ha. Tapos kung masagot pa rin. Nakaraming tanong. Kasama sa Eliezer yung iba pang ginamit sa buhay natin. So, Bar Padon, I believe si Bar Jackson di isa sa ginamit, pero hindi lang siya ang gagamitin kasi napaka-conceited po sabihin, kailangan, meron kasi kung kasama ka doon ang ibig sabihin. Pag hindi nakilala si Bar Jackson, parang ganun, hindi rin nakilala si Bar, hindi ka ligtas, no? Hindi ka talaga tumanggap sa mensahe. I believe, ang Diyos ay tumatawag sa bawat aspects of life, bawat pagdating bahagi. Alam mo ba sa buong mundo, may namamatay, ang narinig na lang mensahe, mababaw. Kahit sa denomination pa yung ginamit. Pero hindi sila denomination na sinusunod lang. So, I believe, isa siya sa mga ginamit, pero hindi lang siya ang ginagamit. May ibang ginagamit. Yes. Ang kaligtasan ng Diyos hindi nakakulong doon sa kailangan marinig mo lang si Bar Jackson. Ang attitude siguro ang kailangan natin tignan. Meron pa tayong condemnation attitude. Pag na-encounter natin siya, nimbulong condemn agad. Or kung paano yung pag-ibig natin turo yung barbaram, ganyan din ang treatment. Yes. Okay? Siguro hindi ko din kailangan matagamit ko din. Ano ba yung attitude mo pag towards your brother? Diyan ka, ano? Kasi,
pwede magamit siya sa buhay mo, pwede hindi. Pero dapat hindi ka sarado. Kasi kung kinikilala mo, kunwari, siya yung on that time na itinalaga na meron kang matututunan tungkol sa Malakay, tungkol sa Urgency. O, salamat sa Diyos. Sa Kanya mo natutunan ng baptism in Jesus' name. Hindi ba totoo yung tinuro dahil galing sa Kanya? Dapat walang bias. Pwede natutunan mo sa ibang tao, o natutunan mo sa Kanya, basta ang importante, yan ang katotohanan. Excuse me, Brother. Tumpag sa Bible. Sinilabangit ni Ray, kung ito bang si Jackson ay kahalintulad din ang ministry niya ni Eliezer. O okay, sino ba ang maitutulad natin kay Eliezer? Si Jackson o si Brother Branham? Okay, nasagot ko kanina yan, although binamit tanong. Babalikan ko yung Eliezer. Sabi ko kanina, yung seven stars o seven star messengers, sila yung Eliezer. Kasama si Branham dyan. Then, yung mga fivefold na nagamit sa buhay natin, Eliezer din yun. Right. Yung pastor natin, yung ano natin sa buhay. Okay, yan o. Tagapag. Ako muna. Ako na. Ay, Mayor Patun. Salam si Brother Don. Tanong sa'yo, Brother. Ask you. Iiwan ako ng number ko kasi gusto ko magpaturo sa inyo. Ito ang number ko kasi ito gusto ko maging tanong matagal na ito eh. Ako si Brother Jerry, 0939-768-4971. Nakakatawa, no? Pero ganito. Kung sino po ang makakasagot nito, text nyo lang ako, pupunta ako, magpapaturo ako sa inyo. Kasi ito'y naging tanong kay Brother Branham regarding dalawa lang ang nabasa ko nito na hindi niya nasagot o hindi niya sinagot. Regarding sa Gog and Magog, one is before and one is after. Yan ang sagot lang yung nabasa ko, isa sa COD at isa sa hindi ko parang sa COD or sa Seven Seals. Paano po ang explanation ng Gog and Magog na Ezekiel 38:39 at ang Gog and Magog na sa dulo ng after White Throne Judgment, by before White Throne Judgment? Kasi ito nabasa ko kay Brother Jackson ang paliwanag ng Ezekiel 38:39 na hindi ko nabasa kay Brother Branham. So, kung may paliwanag po si Brother Branham regarding sa Ezekiel 38:39, I'm so much willing na magpa-disciple. Ito po yung number ko. So, salamat po. Dahil po, ay yung tanong po ni Brother Jerry, nakarami. Hindi niyo sagutin yan sa susunod pang mga... Amen! Ray, punta na. Ray, hindi ko sa'yo, brother. Sa'yo, sarong din ang brother ito kay Brother Don. Si, ano sa'yo, Brother Don? Presentation, patungkol sa... Okay, sige po. Bibigyan natin ng kaunting panahon si Brother Don muna para sa kaunting presentation. For 3 minutes lang, brother. Yung tanong ni Brother Jerry, total hindi naman sa akin naka-address. Eh, bahala na kayo. Total, eh, na-clearo mo naman na kay Jack Bar Jackson. Hindi. Sana nga may lumabas na iba, no? Pero as may own, hindi mo rin masasagot. No? But ang gusto kong sagutin yung topic kanina, yung binabanggit ni Brother Francis, na gusto kong mag-share sa inyo ng within 2 minutes siguro o 1 minutes. So kanina, yung sinasabi po kanina ni Brother Francis na patungkol sa hindi dapat tayo nag-judge. Sino ba sa atin na nag-judge? Kung si Brother Branham, sabi mo kanina, kung si Brother Branham nga, nakikipag-fellowship sometimes sa Pentecostal, sa Baptist, etc. No? Actually, ako, ginagawa ko rin yun eh. No? Ako, empleyado po ako ng isang kooperatiba sa probinsya ng aking kinalalagyan. At kapag General Assembly namin, yung MC ko pare. Empleyado rin ng kooperatiba. Ang MC ron, pare. Ang sometimes nagsosong lead doon, yung Jehovah's Witnesses Minister. Every time, ako lagi yung preacher. Kaya, yung assembly meeting namin, ecumenical. Yung pare, taga-amen niya na. Kaya, actually, tuwing nag-uusap-usap kami, so, ako yung nag-a-advise sa kanila. Kaya, hindi naman masama. Anong mali natin, naroon yung mga bride, no? Hindi ko naman sinasabing, huwag na nating mahalin yung denomination, etc., etc. Huwag na natin tayo makapag-fellowship sa kanila. Eh, meron pa nga bride dun, bakit din natin gawin, di ba? Pero when it comes to, tatanggapin natin yung turo nila, eh, sabi nga ni Brother Adlai, basura yun.
Ay, si Brother Chris na. Kapon lang yung Brad, kalaman So, ibig sabihin mga kapatid, no? Hindi, para sa akin as my own, hindi masama na makipag-fellowship sa kanila. Ang masama, yung tanggapin mo yung turo nila. Okay? Ang maganda, yung tanggapin nila yung turo ng mensahe. So sa akin, gusto kong i-present sa inyo para huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan, turo rin iba diba namin yan. No? Dapat meron tayong pattern lagi. At yung pattern natin, kung ano yung sinabi ng propeta. Dahil yung sinabi ng propeta, yun po yung sinabi ng Biblia. No? So gusto kong sabihin, mga kapatid dito, na hindi pwedeng kailanman magkaroon ng dalawang mensahero sa isang kapanahunan. No? Gusto kong basahin yung favorite verse natin. Apocalypse 17, Revelation 10:7. Sabi niya, "But in the days of the voice of the seventh angel," no, singular po ito, no? Sabi niya, "But in the days of the voice of the seventh angel," not angels. No? Pag sinabing angels, pwede tayong umadapt ng iba pang message na galing sa ibang ministro. Okay? But when it comes to prophet, mga kapatid, no? Kung may tatanggapin pa tayo na ibang message na galing, eh, ginagamit din naman ng Panginoon, no? Hindi ko naman sinasabi ginagamit ng God. Actually, sabi nga ni prophet, ang katotohanan at saka kamalian, buhok lang ang pagitan. No? Kaya kung mayroong dalawang pinanggagalingan, titiyakin ko mali ang isa ron. No? Kasi kailanman hindi nag-send ang Diyos ng dalawang propeta sa isang panahon. At naniniwala rin ako na walang 8 ages. At kung si Brother Branham ang mensahero sa last ages, mga kapatid, at kung siya ang mensahero at kinikilala natin yung prophet, so ano pang gagawin natin? Ba't nahanap pa tayo ng ibang message? So clear ito, mga kapatid. But in the days of the voice of the seventh angel, not angels, seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servant, the prophets. No, pag sinabi niyang through the angel, no, isa lang yung mensahero natin dapat pakinggan. No? Actually, kahit nga yung pastor mo, pagkamali na yung, no? Ibig sabihin, labas na rin sa tinuturo ng mensahero. Sabi ni Brother, sabi niya, leave your pastor. May possible ba naman ganyan, mga kapatid? Kapag ang tinuturo ng pastor mo, labas na sa mensahe ng propeta, sabi niya, iwanan mo yung pastor mo. God bless you. Pero ako, narinig ko, mali na yung tinuturo niya, hindi na si Brother Branham, iiwanan ko yun. God. Aming salamat, Father God. Ano po sa inyo, Brother? Tanong? Sige po. Taga-south. Hindi, north. Magandang hapon sa ating lahat. Ang umiinit ang talakayan. Sino may nagsabi, taga-south ako. Lalo ako, Brother Jerry. Galing ako sa mga Tagalog. Pero ngayon, ang ako sa hindi. Ano. Sa Dasma. Okay? So, medyo nakilig nila kanina nung narinig ko si Jackson. Kasi narinig ko sa langkaan, meron sa preacher Don Negro. Tapos siya nilagay yung second sa Revelation. So, ipinigay siya doon sa langkaan na ang Venus ang nilagyan doon. Tapos ang galing kong doktrinang to. Wala si Brother Branham dito. Okay? So, meron akong gusto nga, kasi ang lumabas, nawala yung major prophet. Ang major prophet, si Brother Branham, sa fivefold ministry, may prophet na binamanggit doon, hindi siya kasama ron. Okay? So, doon, sa prophet na nakalagay doon, I think apostle, prophet, pangalawa, no? Evangelist, pastor, and teacher. So, yung prophet na binabanggit doon sa fivefold ministry, narinig ko, ito ay si Jackson. Okay, so, ibig sabihin lumalabas, ang major prophet, like Moses, ngayon sa atin, si Elijah ay si Brother Branham, Spirit. Okay? Under niya itong fivefold ministry lahat. So, sakop itong si Jackson. Tama na, Brother Francis. Amen. Ito lang ang tanong kay Brother Francis. Kung tama ito, sabi niya, kanina narinig ko na
nakarinig siya ng ibang mga teaching and doctrines from Jackson. Siguro nauna siya nakarinig kay Brother Branham. Nakiliti lang siguro yung ibang doctrines at iminix niya. Sabi rin sa pulong-pulong sa likod, hybrid to. So, tama rin si Brother Francis na dapat hindi tayo nag-judge. Amen. Tama ba? Amen! Ito ngayon ang tanong ko. Praise God! Brother Francis, matagal ko na kasi narinig to eh. Para sa itong tanong na to. Sabi mo kanina, dapat kung may pag-ibig tayo sa ating mga kapatid, ay ating express. Although hindi tayo pare-pares ng doctrine dito, meron tayong fellowship. At dahil sa fellowship na ito, ay nagtatagpo-tagpo ang lahat ng Amen. Ating mga nilalaman o ating mga nalalaman. Pero ang lahat ng ating nalalaman, tiyak, narinig lang natin. Tama ba? Okay, mapalad ang makikinig, mababasa at ipinamumuhay ang salita nito. Amen. Sabi ng scripture, tama ba? Amen. Okay, tutuloy ko yung tanong. Praise God. Kasi naman ito, hindi mo na akong lalatag eh. Sa lang ako may karamat ito maglatag. Dito sa Lord, hindi. Invite namin kayo next Sunday. Meron po kami ron. Hallelujah. Sa Las Marinas. Lord pala ito. Okay, tuloy ko yung question ko. Sabi mo, ang talagang ministro at mature. Kasi, tuwing magpe-present ka dyan, ang lumalabas parang teaching method. Aminin natin sa totoo, hindi. Pero kamisan, meron talaga nakanganga at umaabang sa iyong pag-preach at pag-teaching. Ang need mo ay teaching. Okay? Ang question ko ganito. Meron lumabas na issue na, ito, mahal kita as my brother, Christ, lahat kayo. Meron lumabas na issue na bakit parang meron tayong leveling. Level 1, level 2, level 3, level 4. Saan ba ito galing? Ano ba yung expression nito? Ano ba pwede natin ilagay dito? Ito ba ay judgmentally or condemnity or something else? Bakit? Sino ba yung talagang dapat na may uring tumingin para malaman kung sino yung nasa level 1, nasa level 2, nasa level 3, nasa level 4? Lumalabas yung nasa south, level 4 na lang kami. Nakakaano naman. Malayo na. Siguro meron pang 5, baka kami na rin. Nung minsan, malayo na siya. Sa bagayan, mga kapatid. Anong level kayo? Tuwing mag-mission kami, anong level kayo? Lagi ganyan. Bakit? May level na ba? Eh, siyempre, bawat ano kasi sa Manila, may mga leveling. Ay, parang napakagandagan sa Manila. Umatin ng meeting, alam nila ang level. Ay, siya. Diba siguro kasi, kung meron tayong basihan sa leveling, meron tayong uring tumin. Alam natin kung ano ang kalagayan ng bawat doktrina at nilalaman ng bawat mananampalataya. I do believe, ang number one dito, message. God bless mo. Eh, sasagutin pa nga eh. Salamat sa tanong. Gusto ko yung tanong ko kanito. Anyway, bago ko sagutin, gusto ko rin mag-point out ang isang evidence na may kwentong hindi actually kailangan mo patunayan po size. Nabanggit mo, may dalawang messenger sa Mabay. Nabanggit mo na church age parang ganyan. Okay, pardon to. Ngayon, gusto ko lang sabihin, nila naman ikaw, halos marami nagsabi niyan eh. Isang halimbawa, yan yung kwentong gawa-gawa. Ang pinakamaganda, punta doon sa kampo, that's sa kabilang side. Sandali, sir. Itatama ko lang yung sinabi mo kasi hindi ganun. Sige, nabanggit mo 8, di ba? 8. Sabi ko, kung mayroong 8 ages. Eight ages. Sige. Eight ages. Ngayon? Kung magatanong yung aming mo dyan, okay. Kung mayroon. Tapos narinig ko na ito sa iba, so hindi na ikaw. Hindi galing sa akin. Narinig ko pa sa iba, si Jackson yung 8th messenger, at iba pa. O kaya, sabay, sinabayan, kinalaban, yung parang dalawang mensahero, ito yung masasabi ko. Yung dalawang mensahero na halos pantay, meron sa Old Testament. Pero hindi ko pinapantay si Brother Jackson ni Brother Branham. So, tulad nga sa amin ni kapatid, ano pangalawa mo kapatid? Romy? Romy Ong. Romy Ong. Okay. Nakasap. Romy lang. Tony Ong. Okay. Sige. So, yung hindi inaangkin ni Brother Jackson, siya isang star messenger. Pero marami ko narinig sa ibang tao na gano'n. Tapos, hindi na nag-imbestiga, basta nilang sinundan yung sinasabi.
Okay? Ang tunay ng pag-ibig, kung narinig mo yan, di alamin mo, punta ka doon sa kampo nila, pakinggan mo, yan ba yung tanungin mo? Ako ganyan, tinatanong ko kahit iba. So, isang halimbawa yan, na mayroong mga kwento na hindi accurate. Kaya yun, kailangan mag-i-change sa pag-ibig. Yan ang maglaganap ngayon. Yan ang pag-ingatan natin. Dito tayo sa leveling. Ako kasi, siyempre, nung gusto ko makasaliksik ng iba't ibang aral sa end time, hindi dahil hindi ako kontento sa katotohanan, kundi tulad nga sabi ng propeta, patutunayan mo lahat ng bagay. Ang naituro ko na dito dati yung history sa end time. Kaya ako gumawa ng number. Ito yung sabihin ko dahil kung bakit ako gumawa ng number. Una, ang kinagisnan ko kasi puro name calling. Jacksonite, False Vine, Blue Souls, Branhamite, yung tawag pa ng pastor namin, Sidetrack. Mali yun. At mayroon conviction ng Panginoon sa akin na mali yung name calling. Kaya nung ako ay nag-evangelize sa Kogyo, gusto ko i-introduce sila sa ibang kapatiran sa message, kahit iba-iba pa yung unawa. Pero ayoko sila siraan. Ayoko sila taniman ng muhi. Kasi dun sa kinagisnan ko, at siguro sa iba ganun na rin, yung miyembro, umiiwas yan sa hindi nilang grupo. Aminan natin totoo yan. Sarado ang isip ng miyembro natin. Ngayon, ayoko maging sarado ang isip ng daga Kogyo. So gusto ko sila i-introduce dun sa mga mensahero sa iba sa mensahe dito sa Pilipinas. So, gumawa ako ng number. Bakit ako gumawa ng number? Ito yung batayan ko. Hindi pa kasi siya isang grupo noon. Noong 1970s, isa pa ang grupo noon ng end time. Siyempre, I'm privileged to be under Pastor Villegonza na isa siya sa mga pioneers ng mensahe sa Pilipinas. So, meron akong nakukuha ng history. Siyempre, tinatanong din ko din sa kabilang history, kinokorroborate ko yan. Isa pa lang ang grupo. Ito, 70s, 80s, 90s, ito, year 2000. Kaya 00. So, another reason bakit ako gumawa ng number, yung common ground. Nakakita ko ng common ground between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. One leads to the other. So, kunwari, you might misunderstand na gusto ko mag-condemn. Hindi ito pag-condemn. Ang purpose ko dito, yung mga kapatiran sa Kogyo, no? Bakit, ano yung dahilan natin na identify fellowship yung miyembro natin sa kanila? Mako-confuse, di ba? Yan ang madalas natin sabihin. Ayoko mako-confuse kasi ayoko naman mag-isarado sila. Gusto ko maunawaan nila ano yung difference. Pero walang sinabi, sino yung tama-mali. Ang magsasabi yung tama-mali, yun talaga nagsuri, yung nagtatanong, yun dinadala sa Word of God. Yun ang magsasabi. So this is just a challenge, an objective track na kung saan, yung makakita ng difference na yan, I have a Bible study sa restaurant. Ngayon, yung, minsan, hindi naman siya galing sa end time. Nung nilabas ko yung papel, ano yan? Gusto niya malaman yung iba-ibang detalye. Nagkaroon siya ng mga tanong. Kasi, otherwise, hindi naman na siya. Wala namang alam dun sa mga original sin, 70 weeks, mga ganyan. So, wala siya tanong. So, gusto niya malaman ang difference. Gusto niya malaman, nagtatanong siya. It's katulad din sa Nagakogyo, it's a way na to introduce others na magkaroon pa sila ng excitement to learn more. Hindi para mali yan, basta mali yan. Kadalasan sa ating kapatiran, miyembro lalo na, magsasabi mali yan, pero wala silang alam yan. Hindi nila alam yung differences. Dito, yung mga major doctrines, nakalatag na yung differences. At yung maganda pa nga, common ground. Hindi nyo napansin sa ministers meeting. Minsan, yung tinuturing mo mali, meron pala kayong common ground. Mahalaga malaman yun. Okay? So, the number is not judgmental. Mas judgmental pa yung name calling. If you don't use a number, you have to use name calling. If you use name calling, unconsciously, nakakatanim ka sa miyembro ng ano yung animosity, iiwas sila roon. Ay, please yun, gano'n. So, inaalis ko yan. Yung mga pastor, pinilit ko dalit sa painan. Ang unang gumamit ng painan, di pa si Baruel. Ang unang gumamit ng sila, yap. Eh, yung malapit sa amin. Sabi ko, punta tayo. Eh, nung narinig ni Pastor Ed, yung pastor doon sa isang church, ay, yan yung, ano, grupo ng Tususa, yan yung, ano, yung grupo ng nagtuturo ng ganyan-ganyan. Parang ayaw pumunta. Takot.
Pero dahil sa respeto sa akin, hindi naman pumalag. So, sumama. Nung nandun, ay, okay naman pala, hindi naman nakakatakot yung mga taong to. Tapos yung preaching tayo, so matanda pala yung preaching, oh, Hilda Rabino. So, ibig sabihin, kailangan maging objective tayo, kailangan balansyado tayo, how to deal with spiritual, hindi yung nagkaroon sa maling akala. So, this is the purpose of that. No? Brother Romy, no? This is the purpose. Kung kunwari, gusto nila ako saan ako'y nangahatol. Hindi ako nag-invento nito. But why? Sample. By sequence of events, lumabas na lang siya, sinundan ko lang. Yun by number. Number two, yung mga aral, hindi ako nag-invento doon. Kung ano yung tinanong kong aral, yan yung unawa nila, nilagay ko lang dyan. Tama. So, hindi ako nag-invento nito. Ito'y talagang naganap. Nilagay ko lang history nito. Nangyari. Okay? So, mas, yung nag-atos sa akin ng nangahatol, bakit nila kita yung tingin sa sarili na? Bakit sila nag-resort sa name calling? Kung hindi mali, hindi naman sabihin may mali ang isang kapatid eh. Pero may utang ka na, yung sinasabihan mo ng mali yung isang kapatid, kailangan niya patunayan yan. Kailangan pumunta siya doon, patunayan mo yung sasabi ko na yan talagang turo nila. Yan talagang nawa nila. Okay? Si Brother Shay, bumisita rito. Hindi, dati ka-chat ko siya. Sabi ko, gustong-gusto niya si Parnell. Tapos narito, sabi ko, mga aral daw ni Parnell, ganito. Ay, hindi totoo yan, nabit ko yan eh. Tapos, nang nakausap niya, napatunayan niya. So, ganito, pwede kang hindi siyang maniwala nang mapatunayan niya. Hindi naman masama, objectively, magsabi kayo, kapatid, ganyan. So, ganun din sa atin. Ito, objectivity to. Hindi to yung name calling. Pag name calling, yan, isang halimbawa na, akala niya, ganito si Jackson, ganyan turo. Kung hindi na sinasabi yan, ibang tao nagsabi niyan, huwag muna tayong mag-subscribe, hang muna natin. Okay? Yan lang po. Si, ano sa'yo, Lord? At, tanong po, ah, kasi, sige po. Yung tono. Alam ko ang mas safe, mga kapatid, yung mag-level ka o magsabi ka na lang yung pangalan. Diba? Kasi parang malabas, work it be Brother Francis, with all your respect. Si Pablo ba? Ano ba siya? Judgmental ba siya? Diba? Kasi may mga pangalan siya, mga kapatid, na mababasa natin sa Bible. Pinanggit niya mismo yung ibang doktrina. Okay? So, binasa ko to. Dito sa Timoteo, tingnan natin. Timothy, 2 Timothy chapter 2. Verse 15. Kasi, hindi naman judgment na siguro Brother Francis eh. Diba? Sabihin natin, kung ganyan talaga ang doktrina ni Brother Parnell eh, sabihin natin, ganyan ang doktrina nila. Kaya sabihin natin level 1, kasi lalabas din yan, ano bang level kayo? Ipapakita mo rin kasi na ito kasi ang doktrina, ito ang pag-unawa ko. Diba? Ang pag-unawa naman yan ay ganito. Yan yung mga level 1 na ito, level 2. Pero ganito ang pag-unawa ko. Diba? Yung tinuturo mo rin sa ano mo, sa congregation. Okay, dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, sinulatan ni St. Paul, si Timothy ng kanyang disciples, study to show thyself approved unto God, a workman, that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay? Kaya nga sinabi niya ito, but sham, profane, profane and vain, babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ang doktrina kasi, may kaakibat yan ng Espiritu. Di ba? Kaya binanggit niya ito eh. Di ba? Hindi sila, kumbaga, mapapabaral ka the more kung ano ang napapakinggan mong truth. Okay? Kung half-truth yan, yung buhay mo rin, hindi magkakap sa Word of God. Okay? Sabi dito, who concerning the truth, St. Paul na umusap sa truth sa kanyang panahon, have heard saying that the resurrection is past already. Tapos na ang rapture. Millennium na tayo ngayon. Diba? And overthrew the faith of others. Naka-apekto sa mga mananampalataya noong unang panahon yung mga ganong doktrina. Oh, pinangalanan niya sino-sino mga to. Diba? Sabi niya,
and there it has conquered whom is Hymenaeus and Philetus. So 1 Timothy chapter 1:19 hanggang 20 binanggit niya rin yung mga tao ito. So ano ba ang masing? Yung mag-name tag tayo o mag-label tayo. Na sinasabi rin ang Word of God. Diba? Mas masabi, para sa akin, mas mabuting sabihin lang natin, Brother Francis, kaysa mag-level-level tayo. Diba? Sabihin natin. Goodness. Amen. Maraming salamat, Brother Ryan. Sandali lang po. Ano po sa inyo, Pastor Ness? Okay. Konting presentation po bago lang i-review ng Pastor Ness. Sandali lang. Iwanan ko lang yung appreciation namin. Pagkatapos lang po siguro ni Pastor. So balikan lang natin yung paano ba nahulog sa iba. Kasi doon lang, may makikita na tayo. Kasi itong level yung ito na ating ina-apply at ang dinadahilan natin ay magkaroon pa tayo ng more knowledge tungkol sa isang bagay, tungkol sa karunungan ng ating Panginoon. Balikan natin yung saan pa nasilaw si Eva. Kasi may liwanag na sa kanyang panahon na dapat na mag-stay na lang sa doon sa liwanag na yun. Pero nangyari, nasilaw pa siya sa panibagong alok na liwanag. Ganon din yung sistema natin pinalalagyan ngayon eh. Kasi kung ang Diyos ay naglagay ng isang propeta na dapat na mag-stay ka na lang doon, wala na ibang paniniwala, kundi siya na lang, eh lagay ko, hindi mo i-apply ko. Kasi kapag muntin i-apply, meron pa isang sinusunod na isang bagay na dadating na yun ang lalabas. Yung liwanag na tinadala ng Espiritu na yan eh. Yan din yung tree of knowledge of good and evil eh, na gumagawa ngayon sa umilin na ako. Kung hindi ka kontento sa propetas para sa iyong panahon, mag-apply ka ng iba't ibang pamamaraan para mapalabas mo na meron pang dapat na tanggapin tayo. Eh samantalang meron na nilagay ang Diyos na fix. Kaya nga hindi na wala yan eh. Ito na lang yung liwanag na yan eh. Ngayon kung hihingi ka sa Espiritu Santo na liwanag sa iyo yung mga bagay na sinabi ng liwanag na dumating sa iyong panahon at talagang titiwala ka sa Panginoon, palagay ko hindi ka na mag-isip ng ibang bagay, magiging kontento ka na lang eh. Kasi kapag isang asawa hindi kontento sa kanya sa kanyang ibang asawa, hahanap ng ibang asawa pa yan eh. Yes, God. Hindi ako rin lang po nag-aaral muna si Pastor Nestor Espanyola. Naghalo-halo na pastor eh, no? Halo-halo na eh. Wala, so, huwag tayong lilihis din sa agenda. Amen. Nahalata kayo magigigil eh. Nahalata na eh. Baka kayo mga hospital niya. Amen. Brother Francis, eh gusto niyo mag-level, so sabihin, di ba? Hallelujah! Yan ang walang gulo. Lagyan niya ako sa level 10, okay Lord. So, praise God, no? Kaya lang sinasabi, mga kapatid, pagharap natin praise sa Panginoon, praise the Lord. Tatanungin ba kayo ang doktrina niyo? Right. Ano pa kayo tatanungin? Ang doktrina niyo. Hallelujah! Maskin na sa bigo niya ako, si Brother Celis, nandit kami nung sa North Carolina nung ano, sabi niya, itong ganitong pananaw na to, ganyang pananaw. Ako, Brad, patanta na tayo. Kung naniniwala ka niya, panuwalaan mo lang yan. Tapos? Kasi, ayaw mo lang, maging magkaibigan lang tayo. Amen. Anyway, hindi ko naman sasagutin yung congregation niyo eh. Diba? Hindi nyo rin sasagutin yung kongregasyon ko. Now, kaya nga, sabi nga ng prophet eh, si Paul, meron siyang kongregasyon sa panahon niya. Mananagot siya doon sa panahon niya. Si Brother Branham, may kongregasyon sa panahon niya. He is the pastor of the age. Praise God. Then, pagdating sa loob ng kongregasyon, merong pastor doon.
Kasi ang mananagot mo sa komunikasyon na yun. Praise God. Hindi tayo sasagutin ni Brother Francis. Nagigigil. Oh, hindi nyo rin. Hindi ko kayo sasagutin. Hindi ko sasagutin yung Brother Francis. Tama. Kaya nga sabi ko, there is something about the pastor. Praise God. Kaya nga nung tinanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses ako magpapatawad? Kasi alam ni Pedro na merong certain authority or privilege na binigay ang Diyos sa pastor. Oh, praise God. Ano ko lang ito ng konti. Dahil nga, praise God. Kaya sabi, kaya nga kinakailangan magkaroon kayo ng home church. There is something about the pastor. Yes. Praise God. Kaya nga pagdating sa marriage and divorce, sabi niya, this is part of the seals. It's a mystery. Right. Kaya sabi niya, wag itong basahin ng kongregasyon. Yung pastor lang. There is something about it. No? Praise God. See, dahil pag umabot na sa isang sitwasyon na walang solusyon, ang solusyon na lang pastor. See? Alam niyo ba? Praise God, sabi nga ng prophet, may question nga sa kanya, bakit sinisisi ng Diyos si Adan? Bakit sinisisi ng Diyos? Kasi kahit wala pa yung kautusan, ang salita ng Diyos was settled in heaven. Hindi pa binibigay kay Moses, nasa langit na nakatala yun. Na ang babae, kapag nag-commit ng adultery, hindi na ito pwedeng kunin ng lalaki. She is no more married. Ganun sabi ng prophet. According to the law. Pero watch, na supersede ni Adam yung batas na yun. See? Praise God, kaya nga lalo sinasabi, this minister's meeting, mga kapatid, this is not to promote anybody or to promote yes. anybody. Yes! Praise God, I love this minister's meeting. Praise the Lord. Dito ako lumalago yung attitude ko na dinibigay. Amen! Amen! Praise God, there is something about the pastor. Kaya nga, praise walang, God. Walang gigil. See? Pag-ingihan lang natin yung kongregasyon natin. Diba? Kaya na natin yung iba. See? Kasi silang nananagod doon eh. There is something about the pastor. Kaya yung mga walang home church. Sabi ko, paano may mararapture? Paano may mararapture? Praise God. Pag naibit kayo, sinong sasagot sa inyo? Wala na. Praise God. Kaya, yari. Walang pastor. Pag mulay-mulay mo na ng konti, there is something about the pastor. Pag dumating na yung sitwasyon na wala nang lusot, pastor mo naman solusyon. So God bless you. So palagay ko, settled na yun. Clarification. Amen. Hindi natin kinakalang porsahin si Bro Francis. Hindi natin kinakalang porsahin si Bro Francis. Amen. About this sa atin. Ang mahalaga. Hallelujah. Tayo'y fellowship. Amen. Amen. 10:25, Hebreo. Hindi tayo nag-iwahiwalay ng magkakagalit. Nangigigil. Oo, nangigigil. Praise God. Hallelujah! Siguro, Brother Francis, okay lang siguro yan. Sandali lang to, Hindi na siguro, Brother Francis. Sandali lang, hinig ko dalawa. Yung name calling na binabanggit ko, yung sidetrack, di ba hindi maganda pakinggan yan? Yung Branhamite, Potationer, hindi maganda pakinggan yan, di ba? Yan ang tuto ko yung name calling. Kasi, yung taong na tinatawagan ng ganung names, Jacksonite, hindi nila aangkin yan. Ngayon, hindi rin masama sabihin, grupo ka ni ganito, grupo ka niyan, grupo ka ni Jackson, grupo ka ni Gan, grupo ka ni... Ang nakakalito yan pag grupo kasi, sa isang number dito, iba-ibang grupo yan. At dati naglagay akong pangalan, ang problema ko, lumilipat yung tao. Minsan dati nandito, lumilipat na. So, walang... Amen! Oh, amen. So, kaya hindi ako naglagay ng pangalan. Yan, kasi lumilipat-lipat. Okay? Kaya, ngayon, pero hindi ko pinamasama yung kinot mo na pwede magbanggit ng pangalan. Ngayon, para kay Bernestor naman, you stay where you are, pero you should not remain ignorant on what others believe.
you should not remain ignorant on history. If you meet them, hindi pwedeng umiwas ka lang. Okay? So, yan ang sasay kong pag-ibig. Hindi naman dahil naghahanap ka pa ng ibang liwanag, tinitibayan mo yung pundasyon mo. Kasi, ang pagtitibay ng yung pundasyon, hindi ka umiiwas sa iba, pag nakita kong iba, pinapatunayan mo pa. Kasi hindi ka sarado. Yan lang po. Nice. That's enough. Enough. Hindi makatiis. Yes, ma. So, alam natin na tayo natin sa minister speaking para ipakita yung panggap natin ng minister. So, ako hindi ko manaintindihan itong level-level natin. Pero kung magpipresent halimbawa ako, sasabihin ko, sa ibang grupo na ganito ang paniniwala, kung meron mang grupo, halimbawa sa 70 weeks of Daniel, 7 years, hindi natin kailangan ni level sila. Kasi marami sila, di ba? Merong kay Jackson, merong kay sa Singapore, di ba? Si Richard Gunn. So, ang pinag-usapan po natin dito mensahe, no? Hindi na natin kailangan kung saan sila grupo hahanapin. Ano. Dapat ipakita lang natin na merong ganitong paniniwala at ito naman ang ating tinatayong paniniwala. Halimbawa, kanina kay brother. Jerry. Okay, Jerry. Sabi niya, magtatanong ako sa inyo. At gusto kong malaman ng sagot, i-text niyo ko. Pero sa kanyang sarili, meron na siyang sagot. Kasi alam niya eh. At na merong turo siyang narinig tungkol kay Jackson. So hindi na natin pag-usapan si Jackson. Kailangan na lang natin talakayin sa minister's meeting yung Armageddon at saka yung Gogan Mago. Para maintindihan natin. Tapos magpe-present si Brother Jerry, tapos magpe-present naman ako ng Biyoko na ayon sa nabasa ko, Brother Benham. So hindi ito turo ni Jackson, hindi turo ni Brother Benham. Hindi yung na-receive mo, ano yung kinatayuan mo. Yun ang mahalaga rito. So God bless po. Nakalala yun. Siguro gagawin na lang natin topic yun, Jerry. Sunod natin siguro yung agenda. Ayaw ko lumabas yung topic. Yan na lalabas. Ah, sige. Masubog. Walang problema. Kailan? Hindi talakay natin. Si Kelter, kailan. Amen. So wala akong iwasan na. Sabi nga, hindi sa venue, hindi ito para magturuan tayo. Oh, nagtuturo ako ng doktrina in my own church. Oh, ay, hindi tayo pumunta rito. Ilan ang isa sa puso ng ministerial meeting natin. Hindi para turuan ng sino mga ministro. Sino ito magsasabi na mas magaling sa isang pastor pa? Magtaas ang kamay, kung nasa katotohanan. Sabi na kami lang ang purong totoo. Praise God. So, wala eh, no? So, kaya nga meron lang tayong ganito mga minister. Hallelujah. No? So, hindi ako umiiwas. No? Wala akong iniiwasan. I know it from the start, kahit sino, kahit may puso, pinaligiran ako na. Sabi ko, gusto niyo mag-present? Mag-present kayo sa church ko. Mag-join fellowship tayo. Mag-present kayo, di mag-present ako. Oh, so wala tayong iniwasan, no? But we must be gentleman enough when we are in this kind of praise God. No? Praise God. So hallelujah. We must develop our character. Praise the Lord. No? Yes. Well, kasi itong Asian Ministers Meeting natin, Ministers Meeting na naman ito eh. Oh? Kaya sinasabi ko na, eh kung magkakaroon tayo ng ibang mga sabi nga, yung mga ibang kapatiran lang from foreign land, praise God, makita nila yung ganito. Yubilis tayo sa agenda, I think it is not, hindi magandang pangitain, di ba? No? Kaya nga meron tayong agenda eh, kaya meron tayong MC to control the meeting. Amen. Praise God. So, isa sa sitwasyon namin mga kapatid, napili na kasi itong building, no? Kaya, praise God, may tendency na paalisin kami rito. So, ang contract namin is only up to the Denver. Kaya, praise God, hopefully, baka ma-extend kami hanggang March.
coming December, o baka the latest is the January, makalipat kami. So, kung tutuloy natin itong ministers, Asian ministers meeting, gusto rin ang mga ibang bansa ng mga kapatiran natin. So, I need your support. Kasi lahat ng kakulangan, sasaluhin ng church namin eh. Sasaluhin ito ng church namin. Pupunta sila rito, iuutin namin sila. Praise God. See? So, pupunta sila rito, hindi lang naman yung oras, yung araw na yun eh. Halimbawa, kung 4 days na ministers meeting, hindi naman yung 5 days lang, nandito sila. Pagkatapos ng ministers meeting, naalis na. Siyempre, may expenses sila, yung pamasahin nila, so gusto nila i-enjoy. Ako nandito sila, at least 2 weeks. So, nung nakaraan, medyo maganda yung ano nangyari kasi hinati natin sila rin. Hinati natin. Nung nandirito na sila, praise God, matapos yung ministers meeting, i-distribute natin sila sa mga churches. So, isa yun, kung magagawa uli natin ng ganon, maganda. Then, yung una rin, praise God. Kasi nung nakaraang taon kasi, nag-contribute yung bawat churches. Sabi ko nga, sinalo namin yung lahat ng huli. So ngayon, kung siguro, kung dadamihan ninyo, kung sana hindi, wala na kami sasagutin sa